For even that which was made glorious had no glory in his respect, by reason of the glory that excelled. For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech. And that as Moses, which put a veil over his face, the children of Israel would not steadfastly look to the end of that which was before us. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when he shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So by the way, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So wait, ano nga sa aming salita? Continue namin ang usapan ng umaga. Sabi namin about your word. Gano'n ito kapag-tubo. Ito'y malinis. Ito'y walang halong gumi. Kaya ay maasahan, ito ay pwede serve ni Lord. So, Panginoon, may explain na as we compare this chapter, Lord, sa salita ni Panginoon. Ito na ang kapatuhanan. Ang ito'y talagang mali namin ang salita. Hindi na yung baliwalain sa pag-attend, sa pagbabasa. Pag-emolize, Panginoon, ito kaya ang laging mahalin. Dahil na katulad ng isang tubig na napakalinis na importante sa amin. Na na-accomplish namin ito, Lord. Pahalag as we pray na in Jesus' name, pray. Amen. Ano po? Ay, continue lang po natin po. So, wala yung tatlong Maria. May wala rin sa kanina yung maga. Bukod sa, ikaw, yung dalawang pogi. Ay, dalawang. Sino kasama po? Mag-isa ka lang? Nin, si Ann. Nin. Nin, dito ka daw. Si Reg, dito ka lang, Reg. Reg, dito ka lang, tabi tayo dito. Parang may katabi. Si Nin, dito ka. Dito ka, dito ka. Ah, meron. Dito, may ako po. Ayan. Sige, wala kang maingay, ha? Dito ako po ba dyan? Wala. Dito ka lang, Chelsea. Okay. Ay, mga inay, kasi medyo malalim po kami ng umaga. Matouch lang namin yung surface. Production lang natin yung laki pa rin na mayroon ako man eh. So, dating ko ba? Hindi na eh. So, imagine nyo na lang isang tubig. Malinis, tapos nilagyan ng coating madumi. Gusto niya pa rin ba yung inamin niya pa rin? Depende sa dumi, di ba? Marami naman tubig. So, ayun mo yung madumi. At naghalo din kami ng masarap na inumin, so gatas, juice. Sarap yun, di ba? Huwag kayo wala eh. Pag sinaghalo mo, sarap ba yun? Okay, so minuko pa na natin salita ng Diyos. So, dapat, tama-tama, okay na, usap ko yung ano yung judge, ah. Bait naman eh. Kaso talagang hindi pa rin maano. Pag natanim ako kasi na kailangan gumawa ka ng mabuti para maligtas. So nagtanim sa'yo talagang ano rin. Ito, mabait. Nagtatakuha yung loob mo. Kahit mali, minsan ang hirap, maalis yun. So, ayun, parang hinahalo-halo kasi yung mga tama eh. Tama naman to. Gumawa ka ng mabuti. Tama naman yun eh. Para ng pataya, tama naman yun. Pinaghalo mo ngayon. Pwede ba yun? Ma-accomplish ba yung dapat ma-accomplish? Hindi. Diba? Nagkalabo-labo na, nahilo na. So kaya ang salita ng Diyos, mapuro yan in a sense na talagang walang halo, mali. Ngayon, kung may mali dyan, palagay mo lang yun. Diba? Mais ka na po. Hindi ba?
So, sigurado ko yung mali, kung sa palagay mo yung mali yung salita ng Diyos. Ngayon, nalimutan kasi kanina. So, yung Jehovah's Witness, kasi may sariling Bible yun eh. Bible nila, sila lang gumagamit. Ang klase yun. Hindi pwede yung Bible yan, expose yan. Di ba yung point number one natin? Ulitin ko na lang ha. Ang gusto mong ulitin, parang gusto tatlo eh. Okay, number one, bakit ang salita ng Diyos ay pure at bakit dapat siya pure at gano'n siya ka-pure? Number one, yun ay hindi sa tao lang. Okay, ang tao, sabi mo, kahit napakabuti sa palagay mo yung tao yan, tao pa rin yan. So may sariling agenda yan, for example. So, pero pag ang Bible, ang Diyos ang sumulat nito, at yung sa 40 authors ng Bible, 40 writers, hindi nila kayang gawin na sila ay sila-sila lang. Magkuntsabahan sila. Kasi nga, ang sinulat ito, 1,600 years apart. Ganun yung period kung paano sinulat yung buong Bible. Paano magkukuntsabahan yun eh? Si Moses patay ng matagal. Natapos yung Bible kay John. So, hindi yung magkukuntsabahan. Eh, paano kung minanipulate kong huli? Hindi pa rin. Kasi, nahihirapan siya sobra. Diba? Tsaka, pag may mali talaga dito, yung ang dami nang tumingin dito, mga kalaban, tsaka, ano din, syempre, kakampi, makikita na natin yung mali. Kaso, over the years, wala. Yung mga sinasabi nilang mali sa Bible, sila pala yung mali. At, hindi ko isa-isa sa lahat yun. Pero kawamihan doon, na isa-isa ko mali. At, yung Bible, pinatutunayan niya, tama yung kanyang sarili. And then, well, kaya kayo po, kayo, wala kayong sa English kasi yun, you don't owe anything to other people. So sabihin is, kung gusto nyo malaman talaga ito, kayo yung umalap. Hindi ko pwedeng sabihin lang dito, tapos, ganito, totoo kasi na pag-aralan ko, o gano'n kasi ginagawa ko, di ba? Ikaw mismo, kailangan mo rin aralin. Kung talagang gusto mong malaman sa totoo yung sinasabi ko, di ba? Kasi karami yun, nagkiklaim-claim din yung iba eh. Kaya, ayan. So, para nyo malalaman na pure yan, na preserve. Kung sinabi ng preserve, kung ano siya yung dati, ganun pa rin siya ngayon. Sinabi ng Diyos yan, ito yung sinulat niya, pinasulat niya sa likod niya. Sa panahon natin ngayon, pwede mong basahin yung Bible at malaman mo yung kalooban ng Diyos ngayon. Sa ating kapanahon niya. Amen? Amen. Ganun yung sabihin nun. So it is pure, it is preserved, and, pero iba, kinurap yan. Yung sabihin ng kinurap, sinira. Okay, sinasabi natin preservation. Sinira ng iba. Pero magaling sa Diyos, kahit dinoktong din ng iba, may copy pa rin tayo ng tunay. So yung tamang copy, yung tunay na copy, na-copy hanggang ngayon. So yung iba na, ngayon kasi maganda na nga, ano ngayon, modern na yung technology natin, malalaman mo agad pag may mali. Kasi pwede mong i-search lang, kung compare mo lang. Anyway, preparation din pala to sa ating King James Bible Seminar. Okay, isang linggo po yan, isang buong araw. Ang ginawa natin, wala pa kayo nun, di ba? Last year, January, meron kaming soul winning seminar naman. So, well, this year, this coming year, yun ang bigyan na ng focus, yung Bible. Kasi iba sa inyo siguro, naniniwala lang kayo, tiwala lang kayo. Pero maganda for yourself, nakita nyo mismo. Bakit sinasabi ni Pastor, bakit King James lang ang tamang Bible? Yung NIV, basura, yung ESV, basura. Para kayo mismo matuklasan yung dapat yung matuklasan. Amen? Yeah. Nakatid ba kayo ng Sabado? Isang buong Sabado, may kain na naman tayo, tsaka buong aral. Ayaw nyo ba ito maganda isang buong araw? Ayaw nyo yun. Hindi na natin bibig dahil. Ito isa-isahin natin, yun lang ang topic natin for the day. Amen? Okay, so una, number one ulit, it is not of man only. Number two, it is known. So alam ng tao, pinablish natin ng mga lingkod ng Diyos, yung Bible.
So, walang copyright ang Bible. Kung magbabayad ka, para lang kumopia, walang ganun. So, talagang pinapakalat yan. At kaya, makukumpara mo talaga kung may mali dito kasi ang daming other copies. Okay? So, pakitotok lang, ha? Masyado pa tayo malabi. Okay. So, number 3 na tayo. So, bakit ang salita ng Diyos ay pure? Okay, tsaka gano'ng kapuro ito. So, sa verse 3, read the first much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Okay? Then sabi sa 5, not that we are sufficient of ourselves to think anything of ourselves, but our sufficiency is of God. Okay, sabi sa 6, who also made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. So, ang gusto ko sabihin dito, mapasin yung salita ng Diyos, ito'y paano ba binigay? So, laging example nga, si Muhammad, di ba? Alam niyo ba kung paano buo yung Quran? Yung Bible nila, mga Muslim? Alam niyo paano buo yun? Isang tao, na kesyo kinausap ng anghel, na hindi natin alam kung totoo. Isang tao, siya lang. Di ba? Tapos, ang alam natin si Muhammad, ay may ambition talaga yan, na mag-conquer. Okay, and then pedophile nga rin. Alam niyo pedophile? Sino 6 years old dito? Ilang taon na si Anak Marie? Ha? Anak Marie? 7. Oh. Mas maliit pa dyan. Si Jim. Yan, syado maliit naman yan. Ganyang kaliit yung asawa ni Muhammad. Alam niyo, normal ba yun? Nakuloko yun. Okay. Pero siya lang yung may revelation sa Diyos. Sinabi sa akin ng Diyos. Ginamit yung anghel niya. Pinangalanan pa si Gabriel. Okay, kinuha ka sa Bible eh. Suspect agad, di ba? Isang tao, may maling motivation, siya lang nagsulat lahat, at siya lang dinanakalam, at siya lang din yung leader. Galing, di ba? Oh, ganyan din yung mga kulto, actually. Ganyan din lahat ng kulto eh. Si Mormon, si lahat, Manalo. Pero yung Bible hindi ganun. Ito yung ganda na binabasa natin kanina, di ba, si Samuel, kung paano naging hari si Saul. Eh, si Saul nga ayaw maging hari. Si Samuel din, hindi naman niya pinilit yung anak niya. Nakuloko eh. Still, hindi ganun na buo yung Bible. Na ako, di ba? Medyo, kaya naman malalim. Hindi naman, di ba? So, sana nakita niyo yung progression ng ating sinasabi dito. So, hindi tao nagsulat ng Bible. Lahat ito'y pinublish. And number 3, sabi dito, puro Spirit of God. At sabi dito, dinideclare ni Paul kung anong klase sila. Sabi dyan, no? Ministered by us. So siya ay, pag sinabi minister, trabahador lang siya, di ba? Ang Diyos ang kumikilos, siya naman ay katiwala lang. Okay, sabi dyan, no? Not that we are sufficient of ourselves. Okay? So, hindi niya kaya, hindi kaya ni Paul na, oy, gusto lang ng Bible. Dapat walang mali ito. Hindi niya ginawa yun. Actually, ginawa lang niya. Ginawa niya yung pinapagawa sa kanya ng Diyos and ginamit na ng Diyos yung kanya mga sulat at nakatulong sa mga Kristiyano. Kasi nga, kailangan na ng mga Kristiyano ng sarili natin Bible. Di pwede tayo sa Old Testament lang. Kasi ibang-iba na yung paniniwala natin sa Judaism tsaka kailangan yung mga ibang bagay malatag. Wala sa Old Testament yun. So, ginamit ngayon yung mga sulat-sulat lang ni Paul sa mga churches. Tapos ngayon, naging Bible na natin. Nakakuha nyo ba yun? So, hindi yun sa kanya, hindi sa galing niya lang yun. Kaya sabi dito sa 6, who also hath made us able ministers. So, hindi siya magaling, hindi siya kagalingan, pero ang Diyos ang umamin sa kanila para siya ay makayanan niya na gawin yung imposible. Na isulat yung salita ng Diyos. Para sa atin naman ngayon, magagamit natin at mabasa natin, malalaman natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Amen.
hindi yung magagaya ng ano eh. Kahit kung pisa, kahit isipin mo palang, hindi mo kayang gayahin yun eh. Yung punto ngayon sa China, parang ganun ang ginagawa eh. Gumagawa sila ng, ano yung Chinese, talagang lahat ginaya na eh. Siguro, maganda siguro yung Jesus na yan. Siguro yung may kulto sa China ngayon, na Kesyo 1991 daw, dumating na raw si Jesus. Sa China daw. Galing ah. So, tapos yung mga puro, talaga na raw, ginagastos sa nila. Para rin silang ginoobas post witnesses. Dami lang publication, pinapasok nila yung mga grupo sa Facebook. Tapos po, praise the Lord sila doon, parang ganyan. O, share naman namin itong video namin. Pag ni-research mo, iba na pala yung tinuturo. Okay? Eh, paano kung matalino talaga yung tao? Talaga planuhin nila yung, ano, yung may sarili rin silang ganyan. Ganun ang ginawa ng culto. Pero, makikita at makikita ko yung diferensya. Kasi, nakikita mo itong katulad yan, kay Muhammad, sa buhay pa lang yan, di ka nang kitiwala. Ganun din yung mga kulto. Pero dito, ang Diyos ang gumawa sa kanila, Abel. Eh si Paul nga, hindi mo iisipin mayiging lingkod ng Diyos. Pero talagang lingkod siya ng Diyos. Binago siya, niligtas siya una, ginamit siya. So, ginamit talaga siya ng Diyos. Hindi siya, hindi naging hadlang sa kanya yung past niya na napakasama. Kilala niyo na ba si Paul? Ano yung nag-aaralan sa Acts eh. Napakasama niyang tao, di ba? Pero ginamit pa rin siya ng Diyos. So, ang Diyos kasi yung kumikilos. Siya yung bibigay ng problema para mag-improve yung character din ng mga lingkod niya. So, yung mga bagay na, again, di ma-replicate ng sino tao. Amen? So, yun po yun. Eh, sa point natin doon, number one, it is not of man only. Number two, it is known, read of all. Number three, it is delivered by faithful and able servant. Pag sinabi faithful, matapat, hindi ito yung may sariling agenda. Kasi sinabi mong tagapaglingkod ka lang, gagawin mo lang yung sinasabi ng boss mo, di ba? At faithful. And then, able, ibig sabihin, may kakayanan talaga. Alam mo yung mga ibang pastor-pastor lang, alam mo, kita mo, hindi niya kaya gawin ito. Parang siya mismo, parang hindi niya lang ginagawa niya eh. Ganun yung napansin ko sa iba. Kaya kayo, nagkakandaleche-leche na tapos, ang gagawin niya? Ikaw cover up niya yun. Gamitan ng mga worldly methods. Like, syempre, pera yan. Ano pa? Kaya, bakit yung iglesia, meron silang sariling armory ng ano? Pag may nag-go against sa kanila, patay na. Ganun yun. Tama ba yun sa ganun ba ang ano ng mga Kristiyano dapat? Hindi, sila Paul, pag ayaw nyo sa akin, di mo, ganun lang. Di ba sila gumagamit sila ng ganun? Dahas. No? Kasi, yun nga, hindi sila sa Diyos. Ano, naintindihan niya. Kaya tayo, hindi tayo gagamit ng ganun. So, yung ayaw sa atin, hindi ayaw din natin sa kanila. Ganun lang kasimple yun. Hindi tayo nagamit ng makamundong mga methodology. Okay, so yun lang muna. So number four, ito lang naman to. Number four, sa verse four, sabi dito, and such trust have we through Christ to God's words. Okay? So paano ba, ngayon, sa New Testament na muna tayo, kasi Old Testament naman po, yan ay common yan sa mga Hudyo sa kasapin. Again, hindi sila niniwala doon. Pero at least, kiniklaim nila na niniwala sila doon. Okay. Ibig sabihin, nakatulong din yung in a way. Kasi, kung alam niyo yung controversy sa Old Testament, dinadagdagan niya ng mga ano nga, hindi sa Diyos. Okay? So, yung Catholic, yan, dinagdagan nila yan. So, meron sila mga other scripture na medyo sinulat ng mga audio, pero, ano naman, hindi na tinanggap ng mga audio. Okay, mga
Abok ni pa. Okay. So ngayon, yung New Testament, paano nabuo yan sa palagay nyo? Nabanggit natin kanina si Muhammad, di ba? Si Muhammad, siya yung leader, siya yung nagsulat, siya yung propeta, siya na lahat. Napansin niyo ba kay Jesus, hindi siya nagsulat? Alam niyo ba yun? Wala siya sinulat. E sinulat pa siya sa Bible? Wala. Wala yung siya yung mismo nagsulat, wala. Bakit ganun? Pupunta tayo dyan. Sa ating conclusion. Pero, sa simpleng explanation, ito na kayo sinabi sa ating text. Sabi dito, "Ye are our epistle written in our hearts." So, mas importante po ito, di ba? Black and white, nakasulat dyan, pwedeng i-check na ibang tao. Pero alam nyo mo, mas importante yung katulad nyo ngayon. Minsan, iniisip ko talaga, pag hindi kayo ma-attend, nangihina, hindi naman nangihina. Pero, iba yung feeling ko eh. Kasi nga, ilang linggo ba yung invest namin sa inyo para tulungan kayo, di ba? Tapos bigla lang mawawala. Yun ang kalungkutan ng mga pasto. Saka kahit yung mga member. Na parang body wala yung ilang taon minsan, kahit sa Mother Church nun eh. Kaya minsan, di umano yung puso ng pasto eh. Hindi mo maintindihan bakit. Gusto, di umalis siya, di umalis siya. Ganun na iniisip ko dati nung bata pa ako eh. Bakit, ano pa, bakit iniisip ko pa yun? Eh no, ngayon, mawala sila. Pero pag pastor ka pala, maiisip at maiisip, di mo maiisip talaga kung yun ang isip mo. Iniisip mo bakit umalis, ang nangyari. Iniisip mo kasi minsan may sumisira din eh. Malamihan nga doon, yung mga young people, in love sa kung sinong loko-loko, believer. Ito eh, influensya na yun. Ang dami doon eh. Wala na kalungkot. Nagkukuyo si Pastor, parang hindi ko rin maintindihan dati. Pero ngayon, kita-kita ko na. Ganun din ang mangyayari sa atin. Pag, nagpabaya tayo. Amen? Amen. Ito, yung medyo matagal na dito, si Justin. Ito si Rachel nga, nalulungkot ako pag wala. Pero, award na sana natin. May award po yun. Most behaved. Andi, pero dito siya last time, di ba? Oo. Most behaved ba yun? Oo. Yan, so gusto lang sabihin dito, yung sulat talaga, sinusulat, okay? Ito sinulat ni Paul yung kanya sinulat, pero sulat lang yun eh. Magpapatuloy ba yung gawain kung may meron ka lang dyan document? Ako, so, sige, yan. Go! Yan ang religion, yan ang Bible eh. Hindi, basta-basta ganun yun eh. Sino nagpatuloy nun? Namatay na si Paul, namatay na si John, namatay si Peter. Sino nagpatuloy? Hindi yung mga tao din na na-disciple nila, di ba? Hindi na nasulat lahat dito, pero hindi na importante yun. Importante ba sa atin yung sino yung nagpatuloy after ni Peter, ni John? Ngayon, yung Catholic, may record sila yan eh. Kaso, karamihan naman ng mga tinuturo, mali-mali naman. Meron pang, ano doon, yung mga forefathers nila, yung talaga nagpaguto. Iwata ko sino yun eh. Realan niyo po yan. See? Nag-fasting tapos, ano daw? Basta, parang nanatili na lang doon sa isang, ano, nagpe-pray lang daw siya. Biblical ba yun? Paano gagawin na ng Diyos kung gutom ka? Sa kang pamilya. Diba? So, kaya naniniwala tayo, amen. Ano po? Naniniwala tayo, sino magpapatuloy ng gawain? Ang mga tao din. Na sinulat ng mga nag-disciple sa kanila, yung salita ng Diyos, nasaan na? Meron tayo dito, pero lahat pa talaga dito. Kaya napapansin, pag nag-preach ako, di mawawala sa akin, yung pastor ko. Kasi ganun yun, naipapasa yung pananampalataya according to sa Bible, from faith to faith. Naniwala siya, nagpatuloy siya,
Yung iba doon, wala lang yun. Iba nga, walang pakialam talaga. Yung iba nga doon, pupunta lang. Mabiyan, magbebenta lang ang ano. Nakakasira pa sa church. Ibang yung people, ganun din. Lalandi-landi lang doon. Kapakit ng ilang buwan. Diba, nakakabwisit eh. Totoo lang. Pero yung iba doon, natatapat. Yung iba na nanatili. Nakikita nila taon-taon, nakita nila para magpatuloy yung pasto. Kung sila meron din sila sa inspiration sa sarili nila, okay, mag-aalisan na yung mga gusto mag-aalisan. Kami mananatili kasi tunay kami in the first place. Una, ligtas kami. Pangalawa, hindi namin gusto mapahiya ang Panginoon sa buhay namin. Amen? Amen. So, ganun yun. Kasi sabi dito, sinulat ni Paul, actually, yung Bible, doon sa puso ng mga tao. Pero mahirap gawin, di ba? Pero alam, I believe ito yun. Meron din another preaching about preaching. Preaching about preaching. Ganun yun. Sinusulat ngayon. Again, di lahat makikinig. Basta inyo, wala na akong ano. Wala na akong pag-asa. Hindi naman sana. Pero ganun, amen? Ganun siya. So again, importante yung Bible, pero ating wala ko sa point ko. It is given to the Lord Jesus, number four. So, kahit tapos na Old Testament, nagkaroon pa ng another testament na New Testament. Dahil talagang may karapatan naman ng Panginoon na gawin yun. Amen? Amen. Siya ang Panginoon eh. So, nung pinili niya itong mga New Testament, Bible writers, may sulat yung mga, kailangan may sulat ngayon meron tayong Bible. Amen? Amen. So kaya ako, pansinin niyo po kung paano mag-preach. Nakakilig ba kayo mag-preach yung mga pare? Tagal ko dyan eh. Nag-preach yun talaga, ewan ko na lang. Talaga, hindi mo alam kung may pakialam sila, naririnig sila o hindi. Mayaman naman sila, maganda yung sound system nila. Hindi sila makapag-preach ng maayos-ayos na pag-alis mo. Naintindihan mo talaga yung ano. Ganon. Parang sinadya tayo na wala akong makukuha. Makukuha mo lang, wala akong makukuha. Minsan yung mga patawa, kapag kayo Pedro, saka kayo Juan. Saka kayo, ano. Kaya yung mga tao, ganun din eh. Punta lang sila ng punta, pero wala na intindihan. Okay, so number 5. Nabilis ako lang ito. Verse 4. And such trust we through Christ. Ulit. And such trust have we through Christ to God's Word. Ano yung sabihin ng God's Word? Papunta sa Diyos. Diba? Pero sabi, ano yung trust? Tiwala. Pero may ibang meaning kasi yung trust eh. Kahit ngayon, merong natawag yung trust fund. Ano yung sabihin nun? Nagtitiwala ka sa banko? Mm-hmm. O yung banko nagtitiwala sa'yo? Mm-hmm. Ah, ganun yun, di ba? May malaking pera ka na ilalagay doon sa kanila. Itiwala ka na hindi mawawala yun, siyempre. At lalaki pa. Okay, parang yun ang sinasabi dito eh. Yung padungso na sinabi dito kanina, naghahalo na dito yung ano, yung Bible tsaka yung mga tao. Okay? So, sinasabi nga dyan yung sinulat na epistle ng mga apostol doon sa mga tao, hindi sa papel eh. Sinulat nila sa puso niya. Kaya sabi dito, in such trust we have to Christ, to God's Word. Itong pinagkatiwala sa kanilang mga salita, at yung kung nakinig sila, yun ay pinagkatiwala sa kanila na hindi nila sasayangin. Di ba? Nakinig si Reg ng 3 taon. After 3 years, hindi ako naman church. Di ba? Tama ba yun? Kung walang kwenta yung napakinggan mo, okay yun. Pero ang salita ng Diyos yun, papahalagahan mo yun. Parang pinagkatiwala sa iyo yun. Eh. Hindi naman yung tinuro sa iyo tapos baliwala lang. Tinuro sa'yo, bahala ka lang kung gusto mong gawin dyan. Parang dati, nag-ano kasi kami.
lalaba yung instructor namin sa Taekwondo. Ganyan. Oh, ganito yan, ha? Gagraduate na kasi kami. Pwede nyo, dalawang pwede nyo piliin. Graduate nyo, pwede kang maging instructor, pwede ka rin maging simple man, yun ang sabi sa'yo. Okay din naman kasi nga, wala naman mali. Pero ang naalala ko lang ngayon, parang pwede mong baliwalain. Kasi exercise lang naman yun, pinatakan. Pero na-realize nito, hindi ganun eh. Naiiyak nga ako, sabi nga sa'yo, hindi naman ako dahil ng pastor eh. Hindi naman ako paganyan-ganyan na lang sa church. Diba? Sa so, ng buhay ko dun eh. Pag gusto ko lang, pwede pag ayaw ko. Basta, absent muna ako. Ganun lang eh. Pero pag pastor ka, hindi pwede yun. Ultimo mga nangyayari sa buhay ng mga member, alamin mo. Para mailagay mo sila sa tamang alagalagyan. Amen? So kaya ngayon, kaya sasabi ko sa mga bata, natin lahat, sana huwag niyong baliwalay yung narinig niya. Okay? Kung baliwalay niyo, by the way, kayo naman ang mapabaliwala din kayo sa Diyos. Yung sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo pwede magmalaki sa Diyos, tapos, kala niyo, okay lang yun. Makikita niyo yung sa buhay niyo. Nakita ko yung sa buhay ng iba. Yung mga nagyabang, yung mga nagmalaki sa gawain ng Diyos. Nakita ko yun, hindi maganda yung buhay nila. Hindi sila makabalik sa church kasi nakakahiya. Nahihiya na sila. Again, lahat tayo, wala nang perfecto sa atin, yun, di ba? Kapag nagkamali ka, anong gagawin mo? Hindi ka nakabalik sa church? O bumalik ka, isubmit mo yung sarili mo, hayaan mo ang Diyos na kumilos. Hayaan mo siyang ayusin yung buhay mo dahil nagkamali ka eh. Tama? Ganun yun. Hindi yung papaano ka sa ibang tao na hindi naman sila judge ng buhay mo. Amen? Yun yun. So actually, yung nangyari sa Bible, ganun din eh. Pag nakita mo yung history ng Bible, may times na nawala yan, halos. Okay, kala nila nawala kasi talagang pinagsusunod eh. Pinagsusunod po ito. Okay, Bible ka, pupunin niya sa'yo, papangusahan ka, sunugin yung Bible mo. Tindi, di ba? Yung hindi nila alam, yung gumagawa nun, magagaling pala magtago ng mga Kristiyano. Kasi nga, alam mo, importante sa'yo ito eh. So, nag-survive yung Bible, nag-survive yung mananampalataya, yung iba na hindi na sa Diyos, hindi na sila sa Diyos. Okay? Pero kaya ito, gusto ko lang sabihin dito, yung pinagkatiwala natin ng Diyos, ipagpatuloy natin. Amen? Huwag nating hayaang mawala na lang. Again, mag-umpisa sa pastong talaga eh. Pag yung iba, nabagin natin pa din, yung ilang churches na kilala kami. Nawala na yung support, kasi pandemic, nawala na yung church. Ang nangyari, yung church ba yun? O business na, parang department store na, small business na biglang nag-disintegrate. Ano ba yun? Ang church yung mga tao eh, di ba? Ano mo wala yung tao? Nawala ba yung tao? At least namatay lahat sabay-sabay. Hindi naman ganun. Nakasunod mo ba kayo? Nasubukan ko lang ano yung kayo. Abutin kayo. Medyo napalalim pala ko. Then number 5, gusto ko lang sabihin doon, for us. Okay? Patungo sa Diyos, pero sabi nito, para sa atin yung pinagkatiwala sa atin. Amen? Para sa inyo, magagamit nyo nila. Kasi sabi sa inyo, yung mga natutunan ko ng bata ko, yung mga prinsipyo, yung salita ng Diyos, hindi ko lang sa church nagamit, pati sa pabaho, sa love life, lahat yan, gamit mo yan eh. Pagpapamilya, magkakaibigan, yung prinsipyo, salita ng Diyos, yung napapakinabangan mo. Hindi yung nakuha mo sa kay psychologist, ganyan-ganyan. Yung mali-mali nga yan eh. Nagbasa ka ng artikulo sa mga ganyan, mga psychologist na doktor, ganyan-ganyan. Paano magpalaki ng bata? Naku, lahat yun, sablay yun. Totoo. May tuturo sa'yo doon. Huwag mong papaluin. Ano God? Ano totoo tayo, hindi mo papaluin? Amen? Amen.
So, yun. Para sa atin. So, number 6. Agaw pala. Kanina umagang agaw pala eh. Alam, mali kasi yung relos. Kakayo pala yung relos ko eh. Ito, sakto lang. Anyway. Number 6. Okay. Medyo nabanggit ko ito kanina. Number 1. Verse 3. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered to us written, not with ink. Kasi nga, sinusulat niya sa puso ng tao eh. Anong pangsusulat mo dyan? Hindi ink, di ba? Itong pamphlet dito, ink. Pero sa tao, siyempre, salita din, di ba? Tsaka sabi nito, but with the Spirit of the living God. Kaya naniniwala ko yung mga hindi ligtas, walang pakinabang eh. Wala talaga eh, kasi wala yung Espiritu ng Diyos sa inyo eh. Paano tayo mag-uusap? Paano mag-uusap ang Diyos sa iyo kung hindi ka ligtas? But in the fleshly tables of the heart. Again, ito yung puso natin, dinausulatan yan. Talinhaga po ito, amen? May puso ba kayo? Amen. Susulatan ko ah. Paano ko susulatan yan? Nakinig kayo. Kasi pag nakinig kayo, sa utak, and then pag sa puso. Ganun yun. Hindi ko iniwalang pwede ko yung i-touch nang hindi kayo nag-isip. Ano yan? Pag puro feelings, Pentecostal yan. Okay? Emotion, emotion. Okay? Number 6, it is given by the Spirit of God. So yan din naman ang sinabi sa Bible ulit. Tingnan natin sa nasisira ba ang salita ng Diyos? E paano pag pinalitan? Hindi nasira. Nag-create lang sila ng counterfeit na Bible. Yeah. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So, paano daw nasulat yung Bible? Re-relate ko na sa ano, sa nangyari sa Corinthian Church doon sa Bible. Ay kung yung paano tinuruan ng mga apostol yung mga Kristiyano noong time nila, ganun din po yung pagsulat ng Bible. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Sa Tagalog, yung mga nasulat dito, paano nasulat to? Ha? Gagawa ko ng kwento. Gusto ko gagawa ko ng kwento tungkol sa isang malaking tao na tinalo ng maliit na tao. David and Goliath. Para may babasahin sila. Ganun ba yun? O nangyari talaga yun? Nangyari talaga yun. Sinulat dito kasi alam nila, pinasulat yun ng Diyos sa kanila, at ito, makikita natin ang aral. Nangyari muna yun, yung mismo mga events na yun. Amen? So kaya sinulat yun ng mga promise dati. So ngayon, ganun din ngayon yung Bible. Okay? They were moved by the Holy Ghost. Kasi may mga bagay dito na hindi naman nila na-observe. Okay? Ano yung mga hindi nila na-observe na sinulat nila dito? Yung mga nakita lang nila, sinabi sa kanila ng Diyos. Diba? Pero again, kung maganda sa Bible, merong kinalaman pa rin sa greater scheme ng Bible, which is yung later yung kaligtasan. Okay? So yung Revelation especially, hindi pa nangyayari yun. O paano naisulat yun? Sila ay kinasihan ng banal na Espiritu. Yung pag binasa rin natin yung mga salita ng Diyos ngayon, even sa mga hindi pa nangyayari, meron tayo kaupulot ng aral. Pag tayo sa ating text. 6, tingnan nyo, palay-palayo lang ito eh. Who also hath made us able ministers
the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. Okay? For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Ito, medyo magkatagal tayo dito. Anong sabihin ng Spirit? Muli. Spirit. Nakakalala. Alam niyo ba ano yan, Chelsea? Wala ka, nung tiyan-tiyan eh. Resolve na kayo eh. Ano yung Spirit? Ano yung Spirit? Ano yung Spirit? Hindi mo abos ko? Hindi. Ano yung Spirit? Okay, basically, ito yung mga bagay na hindi nakikita. Okay, pero, pag tinutukoy na sa Bible, katulad ito, ang Spirit ay nagbibigay ng buhay, paano yun? Okay? Pero yung letra na pumapatay. Paano pumapatay yung letra? Kaya hindi ka naman nakasama sa Romans namin, sa online namin. In-explain yan sa Romans. So yung batas, yung mga pag-uutos, pag sinabing pinapatay ka, yung sabihin nun, nagiging conscious ka sa kasalanan. Amen? Ibig sabihin nun, pag may conscious ka sa kasalanan, mamatay ka. Kasi alam mo, hindi mo mo-fulfill yung ano eh, yung batas na yun. Kaya mo mag-fulfill lahat? Hindi. Lagi kang guilty sa tapan ng Diyos. Kaya ngayon, napansin nyo yung kaligtasan natin. Ano ka naligtas, Justin? Ligtas ka na ba? Ano ka naligtas? Ano ang palit ka ng damit? Basa. Oo nga, tumakbo kasi yun eh. Paano ka naligtas? Ligtas ka na ba? Paano? Gumawa ka ba ng mabuti para maligtas ka? Ilang mabuti? Gumawa ka ng mabuti para maligtas? Gagawa ko para maligtas ako. Mahiga na ka na. Ganun ba? Hindi. Ano lang ginawa mo? Ha? Ano? Tinatanong kita, kinobro mo yan. Anong ginawa mo? Parang maligtas ka? Bilis, natagal na tayo. Anong ginawa mo? Hindi ko na maalala. Oo nga, nag-baptize ka na, di ba? Nakakabigay yung katahimikan mo. Sige. Ano ginawa mo lang para maligtas? Nagpakabuti-buti ka ba? Hindi naman, di ba? Ano ginawa mo? Wala na. Si Chelsea, ligtas ka pa ba? Ha? Ha? Ligtas ka pa rin ba? Ha? Ano ginawa mo para maligtas? Tinanggap mo lang si Jesus, ligtas ka na. Dali naman. Ganun yun eh, di ba? So, una, pre-niche muna sa'yo yung maligtasan. Pre-niche sa'yo yung gospel, di ba? Ay, sinasabi natin Spirit. Hindi ka inobliga. Hoy, gawin mo to ha. Ito yung batas. Okay, number one, checklist yan ha. Pabaptize ka. Simba ka lagi. Nagawa mo na ba to? O, baka hindi pa. Ginanong ba kayo dito para maligtas kayo? Hindi nga kasi lahat tayo ito bagsak. Pati yung nagbibigay ng ganang voice, bagsak yun. Sigurado. Pero ang ginawa sa'yo, di ba? Pinangaral lang sa inyo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Na parang yung sabi sa Spirit dito, parang buhay yan eh. Nangungusap sa iyo yan eh. Diba? Yun ay nagbibigay ng buhay, hindi yun pumapatay. Okay? Gira? Okay. So sabihin yun ay sinigay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Hindi yung pinilit, hindi ka
na dapat maging mabait ka muna tingnan sa first thing. Ito. How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? So, bigyan muna kayo ng ano muna, context. Kasi yung Old Testament, New Testament, alam niyo na yun? Hindi ko, hindi na kayo nakasunod eh. Ay, ito na lang pala. Yan. Ito na yan. Yung pula, yung Old Testament. Books. Okay? Yung blue, yung New Testament books. Okay? So, Old Testament books, may mga batas ng Diyos na maganda naman. Kasi pagkakaunawa nila, mali. Ang gusto nila, sumunod. Tapos ma-justify ka. Hindi pala ganun. Okay? Pero yung buong Old Testament, kung sinabi Testament pala, kasunduan. Okay? Covenant. Okay? So ngayon, nung dumating yung Panginoon Jesus, nabago ng gusto yun. Okay? Yung ibang batas doon, applicable na rin, pero yung kasunduan nila sa Diyos, sa Israel, applicable pa rin ba yun? Eh, sumira na kayong Israel sa usapan eh. Wala na yung kontrata nila. So, paano yun? So, kaya babalik tayo dito sa ating text. Sabi dito, pag sinabing done away, para ganito ah, maintindihan nyo lang. Para may namumupahan tayo. Para dito, umupa tayo. Okay, kasunduan, isang buwan, every month, babayad ka siyempre. Uupa ka eh. 6,000 naman. Basta pwede ako manatili dito. Gamitin natin to. Yung kwarto. Pag hindi na ako nagbayad, eh kasunduan tayo, pwede ako tumira dito eh. Ito, papalisin. Hindi ka nagbayad eh. Diba? Tignan nyo mo ba? Nasa babaw na illustration to. Ah, sa jeep! Sumakay kayo sa jeep. Oh, public transport yan. Sige, sakay tayo. Hindi ka nagbayad. Anong gagawin sa'yo? Magbabayin ka, di ba? Kailangan ba pwedeng sumakay dito? Hindi ka nga nagbayad eh. Ano pa maganda ng station? Kuryente, oh. Kuryente, ha. Ah. Sige, supplier tayo ng kuryente. Hindi ka nagbayad. Putol yun. Eh, di ba kayo nga mag-supply ng kuryente? Hindi ka nga nagbayad eh. So, may kasunduan. Yun ang sabi ko, mga bata. Kasunduan, gawin mo yung dapat mong gawin, gagawin ko yung dapat kong gawin. Gawin mo yung dapat mong gawin. So, sa Diyos, hindi nila ginawa yung Israel, hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. So, paano yun? Pinutol ng Diyos yun, pinalitan niya ng bago, na naging chosen people na ngayon, sino na? Yung church na, hindi na sila. Lalo ang pakailan ng Diyos sa dati covenant. At yung kasi sabi dito, kung mapapasin nyo, done away. Kaya sabi dito, ano yung mas magandang, pag sinabi ministration, yung sumilang yung ministration na sa parang pinag-minister, ibig sabihin, diba to? Parang ginagawa. Okay, paano ba kayo tinutuluan? O, siyempre, upo kayo dyan, makikinig kayo, tapos, tutuluan na kayo. Ganun ang ministration. Ngayon, dati, puro bata, sumunod kayo dito. May nagagawa naman sa kanila yun eh. Kaso nga, hindi lahat nakasunod. So ngayon, sa New Testament, nanampalataya ka lang, may ligtas ka na, and pati yung how dito, pati yung discipleship nyo ngayon, paano ka matututo, paano ka mabilingkod sa Diyos, sa pamamagitan pa rin ang Espiritu ng Diyos. Okay, so ganun po yung pagkakain, ganun, sa Old Testament. Okay, ganun po kayo nag-zone out. Okay, number 7. Basta yun ay given by the Spirit of God. Ganun din po yung Bible. Spirito ng Diyos ang nagsulat dito, hindi kung sino-sino established ng gobyerno na magsulat. O, magsulat ka ng batas natin, ha? O, sige, sulat. Hindi ganun.
Oh, last na, last na. Nakikita ko, napag na kayo eh. Kasi ito may mahaba eh. Okay. So, bakit pure ang salita ng Diyos? Number one, it is not of man, it is known, it is delivered by faithful and able servant, it is given to the Lord Jesus Christ, it is for us, believers, it is given by the Spirit of God, but lastly, ito na sinasabi ko kanina, it is used to replace gloriously the Old Covenant. Okay? Itong magpalit sa Old Covenant, kailangan natin ito. Pansinin niyo yung mga Hudyo ngayon, yung mga scholar sa kanila, hindi naman talaga scholar na inaaral nila yung Bible eh. More on ano lang sana para masabi lang, ito yung culture namin. Ganito yung pinaniniwalaan namin. Bakit? Ewan ko. Ano yung application yan? Ewan ko rin. Kasi pag tinignan yung bansang Israel ngayon, karamihan doon, hindi na naniniwala sa Diyos eh. Posible ba yun? Sino ka nangyari eh? Ganun nangyari. So, ibig sabihin yung religion nila doon, baliwala na rin. At yung mga nag-aaral sa kanila, scholar nila, ginagawa lang na yun mo kung bakit na ginagawa yun. Siguro para mag-preserve yung culture yun mo. Ito lang, di ko na alam eh. Kasi wala akong makitang sense bakit sila nag-aaral sa Judaism. Eh, karamihan ng tao nila, dininiwala. Ano sense nun? Pero pasinin yung mga Kristiyano ngayon. Yung mga Kristiyano, puro Bible. Puro Bible yan. Lalo yung mga Baptist. Ngayon, yung mga Kristiyanong, kumari lang Kristiyano, hindi na Bible lang gusto niyang malaman eh. Gusto lang malaman, paano tayo makikita, paano tayo magmumukhang banal, kaya pagandahan ng lugar yan, pagandahan ng kantahan yan, pagandahan ng ano yan. Kasi hindi sila tatagal ko sa church kung hindi nila nakikita kamnali. Ay, may maganda yung ating ano, ganda ng mga, mayroon tayong ganyan. Hiling-hiling eh, mga ano eh, kung ano yung dapat makita ng tao, dapat ano. Alam pa yung term? Sensational. Ganyan eh. Kaya yung mga Jehovah's Witness, ang lagi lang naman yun, pangalan ng Diyos ay Jehovah, yun lang yun eh. Tapos, okay, kreta sila ng buong religion nila dahil lang doon. Tapos yung kasi naman, siyempre, makalibulto. Binabasa ko yung website nila kasi nga gusto ko sana kitakin yung Christmas na naman. Tinignan ko yung mga kategory ng kanilang... Ito yung sinabi ni Santo, ganyan. Puto ganun lang, hindi Bible. Kaya yung mga tunay na Bible, Christians, ano yung kung pansinin mo? Dati ako, minsan dininiwala sa mga pastor pag nag-uusap. Ano ito? Puro Bible lang yung usapan ito. Bago-bago ako ha, sa church. Ito ba ito mga ito? Puro Bible lang. Puro Bible. Pati katuwaan, Bible quiz. Ano, Bible ulit. Ano yung sinabi sa Bible? Ano gano'n? Ngayon, naiintindihan ko na, kasi nga, dito talaga tayo kumuha ng ating pananampalataya. Kung hindi, yung mga early Christians ay seryoso sa kanilang pananampalataya, wala rin tayo. So, kaya imposible na mapalitan yung Judaism, imposible na yun sa panahon nila kung titignan mo. Imposible na, established na sila. At least, isang degree na mayroon silang elaborate na Bible na preserve nila yun. Hindi na mapalitan dapat yun, pero napalitan pa rin. At mas maganda na ang New Testament sa Old Testament. Yung Old Testament yun, nire-refer na lang natin. Pag may sinabi sa Bible, it is written, tingnan natin yung Old Testament, ano yung context. Pero yung talagang pinaka-Bible natin, New Testament eh. Diba? Ganun na mga Kristiyano. So kaya, ayun. So, bakit pure ang Bible? Hindi pwedeng maging pure yan. O hindi niya kayang palitan yung dati ng maganda, tapos papalitan niya, tapos hindi siya pure. Makikita mo agad yung
pang gagaya, di ba? Kaya sabi ko sa inyo ngayon, Mormon, yung tsaka yung Muslim, di ba? Pag binasa mo yung Quran, parang nakikisakay lang sila. Mayroon din sila Jesus, may Abraham din sila, may Moses din sila. Kasi nga, mayroon din sila Gabriel. Yung, parang sinakyan niya lang eh. Yung Bible, wala siyang sinakyan, hindi yung sarili niya. Original lagi yung Bible. Ano gusto ko sabihin dito? Kaya dapat pure na pure ka. Amen? At yun. So, yun muna. Kaya sana ma-appreciate natin yung salita ng Diyos. Amen? Huwag yung baliwalay na inaaligabok pa dun sa ano, sa kung saan ko nilagay. Parang yung yung pinuntahan namin. Ano ba yung ginagawa kasi yung bahay nyo eh? Ano yung ginagawa ng Bible dun? Aligabok ka na eh. Bible nyo, nasa na? Nabaha? Nabasa nyo pa ba? Nasa kayong Bible nyo? May pami. Ay, buhay pa. May chance eh. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Parang nagagamit pa yan. Yan. Huwag natin, ano ha, huwag natin pabayaan. Amen? Parang isang tao na lagi mong papansinin. Sino nga yun nung hindi pinapansin dito? Pinadaan-daanan lang. Diba? So sana pansinin natin yung Bible. Ganun pala kahalaga ang salita ng Diyos. Napaka-pure niya. Ang mahalin ko to. Amen? Amen. Napakaganda. Napaka-pure. Napaka- hindi na ka. Deserve. Ito yung salita ng Diyos. Binasa ko lang to. Alam ko na ganun. Alam ang kalooban ng Diyos. Amen? Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga naging nagaling malalim pa ngayon. May pupulo sa amin. Paano i-relate ko, Panginoon, na appreciate namin yung salita. Na hindi ko katulad ng another literature na ginagawa ng iba pang gayahin. Established na video, Panginoon, we pray na ito po ay dilusahin, Panginoon, sa panahon, Panginoon, na possibly, Panginoon, yung mga bata, Panginoon, masyado malalim para sa kanila, para magkawain sa mga bagay-bagay, we pray na isang duty, Panginoon, masanay sila, magkiwala din sa inyo, sa inyong salita, masahin nila, gawin sila ng handle, Panginoon, sa dila nyo, dahil at isang mga pamilya, vocabulary, ang pamilya rin sila, mga terms, mga kwento, mga character, Lord, na pray na iwala kami sa inyo, Lord, as we end this year. We pray na kayo pong makita namin, may tasa ng buhay, sa aming pagkaplano next year, sa aming Bible reading, sa aming soul reading, Panginoon, sa basically lahat ng ginagawa sa church, Panginoon, hindi sa buhay namin, kaya people sa pagkaplano, kaya ng buhay, kaya ng kayo mga tasa ng kalayunan, buhay ngayon. Dano niyo po masunod yung kalooban ang consider namin na may karunod sa inyo. Kayo po yung malukod sa amin. Dati, in Jesus name we pray. Amen. Amen.